Sabi ni Kid Lightning, ano ang nangyari kay Kill? Sabi naman ni Mark, nagising na ang kanyang totoong kapangyarihan. Si Kill, ang isa sa mga pinakamalakas sa amin. At may personalidad siya na talaga namang nakakatakot. Nakakatakot na kalaban si Kill. Mabuti na lang ay kakampi natin siya. Delikado talaga kung sino mang makakalaban ni Kill pag lumabas ang totoo niyang galit. Kaya kawawa si Zero. Ngayon ay nanganganib ang buhay ni Zero. At ayun na nga, biglang naiba ang kinikilos ni Kill at mas lalo pa itong bumilis. At para bang sobrang napakamisteryoso ng pagkatao nito. At kahit sobrang madami itong natamong mga sugat ay parang nawala ito. Kaya naman seryoso na nga ang laban ng dalawa. Pero lubhang nahihirapan itong si Zero sa bilis ni Kill. At lumipas lamang ilang minuto ay nagulat na lang ang lahat dahil bigla na lang bumagsak itong si Zero at kamuntika na itong mapatay ni Kill. At sabi naman ni Mark, pasalamat yung Zero dahil nakapagpigil pa itong si Kill. Si Kill ang Capricorn ay lubhang napakadelikadong kalaban at ang alam ko ay di pa yan ang buong lakas ni Kill dahil sobrang misteryoso na kanyang pagkatao at ang kanyang kakayahan. At maskin ako ay di ko alam kung si Scorpion ba ang pinakamalakas o baka si Kill. Nasa tatlo lang kasi yun, si Kill, si Nijin at Scorpion. Ang tatlong yan ay ang mga Class S sa grupo namin. At ang mga natitirang Zodiac ay nasa Class A lang. Ang Class S ay nabibilang sa mga pinakamalakas na nilalang na nabuhay sa mundong ito. At biglang nagsalita itong si Kill. Salamat Hazel, akala ko talaga ay muli akong makakapatay ng tao. Buti na lang talaga naalala kita at nakapagpigil ako. Salamat mahal kong Hazel. At ngayon ay tapos na ang laban ko at makakahinga na ako ng maluwag. At ayun na nga, panalo na nga itong si Kill at sabi ng announcer, isang nakakatakot na galing ang pinamalas nitong si Kill at wala ngang nagawa ang maskuladong si Zero sa kanya. Ibang klase. Ngayon ay punta naman tayo sa susunod na laban. Si Mark ng mga Zodiac laban kay El Shadow ng Demon Hunter. Isang ngang matinding labanan ang naganap at kinakaharap ng mga Zodiac at may isang talo na sila. At ang dalawang kalaban na nalalabi sa linggong ito para sa kanila ay ito ay sa pagitan ni Mark at ni El Shadow at ni Kid Lightning kontra kay Number 1. Kaya naman sabi ng announcer, simulan na ang susunod na laban, isa lang ang patakaran, walang patakaran. At naglaban na nga itong si El Shadow laban kay Mark. Si Mark nga ang libra ng mga Zodiac at siya ang pinakapatanda at kuya sa grupo. Pero ang kanyang makakalaban ay isa sa mga Demon Hunter na pinakamalakas. At dati itong pinuno ng Shadow Troop. At seryoso ngang naglaban ang dalawa. Lakas laban sa lakas at wala ngang gustong magpatalo sa dalawa. Noong una match na match ang kanilang laban pero kalaunan ay hindi maintindihan ni Mark ang kanyang nararamdaman at sabi nito, bakit ganun? Habang tumatagal ang aming labanan ay napapagod ako. Madali akong mapagod sa taong ito. Hindi nga alam ni Mark na kahit membro pa ng Demon Hunter itong si El Shadow ay isa pa nitong napakagaling na pinuno ng Shadow Troop at ang pagiging isang pinuno ay may tinataglay nalakas at habang tumatagal ang kanyang labanan ay unti-unti ngang inaantok itong si Mark at nawawalang gana na makipaglaban at sa tuwing sumusuntok ito ay papunta lang nga sa hangin ang direksyon ang mga suntok nito at hindi nga niya maintindihan kung bakit nagkaganon. Hindi nga alam ni Mark na ginamitan siya ng hipnotismo na El Shadow para tuluyan siyang matalo at kung gusto mo talagang matalo itong si El Shadow ay kailangan mong nakapikit habang lumalaban sa kanya. Yun ang tanging kahinaan na El Shadow. At habang di nga nakakayanan ni Mark ang hipnotismo na El Shadow, ay bigla nga inatake nitong si El Shadow itong si Mark ng napakalakas suntok hanggang sa tuluyan na nga itong matalo at inineklarang panalo itong si El Shadow. At sabi ng announcer, meron ng dalawang panalo ang Demon Hunter sa araw na ito at isa lang ang naipanalo ng mga Zodiac Hunter. Pero lamang pa rin sa standing ang Zodiac Hunter kumpara sa Demon Hunter. Pero tignan natin ang kalalabasan sa susunod na laban. Kid Lightning laban kay Number 1. Isa lang ang patakaran.
Walang patakaran at ng mga oras na yun ay pumunta na nga sa stage itong si Number One at si Kid Lightning. At hindi nga maintindihan ni Kid Lightning ang kanyang nararamdaman at nanginginig ito sa takot dahil parang kinakabahan ito na makaharap niya ng malapitan itong si Number One at agad niya itong inatake. Pero sa bawat atake niya ay parang nga lang itong hangin na sumusuntok dahil di nga nito natatamaan si Number One. Si Number One nga ang sikretong pinakamalakas sa Demon Hunter at ang malas ni Kid Lightning dahil ang nakalaban niya ay dating membro ng Phantom Hunter. Nang mga oras na yun habang inatake ni Kid Lightning, si Number One ay di nga ito natinag sa kanyang kinatatayuan. At sabi ni Kid Lightning, "Malimaw ang sangto. Bakit ganito? Sobrang ginalingan ko sa pagsasanay ah. Naglaan ako ng maraming oras sa pagsasanay ko. Pero bakit hindi umuepekto sa kanya? Bakit hindi ko siya natatamaan?" At bigla na lang nagsalita itong si Number One. "Nakakaawa ka bata. Yan na ba ang kaya mo?" At biglaan itong inatake si Kid Lightning gamit lang isang kamay nito. At sa bilis ng pangyari ay bigla na lang natumba itong si Kid Lightning. At nagtataka ang lahat ng manunood. At sabi ng mga manunood, "Ang bilis natapos ang laban ha, hindi ko malang nakita na inatake ni Number One yung Kid Lightning na yan." Dahil sobrang bilis nga na mga pangyari ay di nga nakita ng mga manonood kung ano nga ba ang ginawa ni Number One para talunin itong si Kid Lightning. At sabi ng announcer, "Wow, ano nga ba ang nangyari sa labanan natin ngayon? Ibang klase ang bilis na tapos ng ating laban. Ngayon ay may 3-1 score ang Demon Hunter kontra sa Zodiac Hunter ngayong linggong ito. Isa lamang ang talo ng Demon Hunter. Dahil sa nawala ng malay itong si Kid Lightning, ay kinuha agad ito ni Scorpion at kinarga ito sa kanyang likuran at tinala ito sa kanilang secret room sa stadium. At habang pasa na pasa ni Scorpion itong si Kid Lightning, ay sabi nito, "Okay lang yun bata na natalo ka. Dahil hindi basta-basta yung nakalaban mo. At malakas ang kutub ko sa taong yun na di siya pangkarniwan. Ang kanyang lakas ay sobrang nakakamangha. At balang araw ay malalaman ko rin ang buong niyang pagkatao ng Number One na yan. Pero base sa nakita ko, mas malakas pa siya kay Org ng Demon Hunter." Nang nasa secret room na sila ng stadium ang buong Zodiac, ay pinalakpakan ng ibang Zodiac ang natalong si Mark at Kid Lightning, pati na nitong si Matsuhara. At sabi ni Scorpion, "Ganun talaga ang labanan. Minsan mananalo kayo, minsan naman matatalo. Pero huwag kayong mag-alala. May malaking pag-asa pa tayo na magkampiyon dito." At bigla na lang napaluwa at napaiyak itong si Kid Lightning. At sabi nito, "Napakahina ko pinunong Scorpion. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa para talunin siya. Magsanay akong mabuti, diba? Nakita niyo naman, diba? Pero wala pa rin eh. Hindi ko mapipigilan yung lakas niya. Wala man lang akong nagawa, hindi ko man lang siya natamaan isang beses. Bakit ganun? Bakit ang hina ko?" It's shoutout time, are you ready? Let's do this! This kay Raymond Malyari, kay Marcelo Tanglid, kay Janet Duyag, kay Arvin Belesa, kay Sherwin Velasco, kay Iron Dugan, kay Junji Arnado, kay Ed Tahup, kay Gerson Lazara, kay Rufa Formanes, kay Bisakul TV, kay Nicole Cabatana, kay Hizron Tigwe, kay Jamalen P. Dito, kay Joan Mon, kay JC Umantlao, kay Raji Ambur, kay Jessica Kia, kay Iron Dugan, kay Marlon Lugasan, kay Joan Mon, kay Geraldine De Jesus, kay JC Umantlao, kay Gerson Lazara, kay Jonar Kitoles, kay Jennifer Santa Ines, kay Marina Bunghanoy, kay Red Sleeves. Shoutout kay Reynard Arquero, kay